kaisipan. And you are saying, huwag na sabayan yung salita ko, hinahadala yung tugtog, hinahadala yung posisyon nyo, ituloy ninyo, pero hayaan nyo magmatabunan. Sige, ayaw mo nang sabihin pa yung mga dapat kong sabihin. Ikaw talaga magsabi ng laman ng puso mo sa Diyos. At ang sagot ng Diyos, walang mahirap sa Diyos. With God, all things are possible. And the Lord is saying unto you, I will send, ipapadala ka muli ng Diyos. And their life will be with us once again. Pag mo sabihin, wala kang nagawa o wala kang magagawa, wala kang nakaya o hindi mo makakaya, for the Lord is saying unto you, I will be with you. As you are faithful to God's men of God at this final hour, I will also be faithful to you. Kung paano ang naging tapat sa likod ko, sabi ng Diyos, sa huling kapanahon ng ito, lalong magiging tapat ako sa iyo. Hingin mo sa akin ang buong mundo at ibibigay ko sa iyo ang sabi ng Panginoon. Pray and fast for the nations of the world, for you will also go with me. In vitalizing, in healing, and let the whole world experience the goodness and the faithfulness of God, and to bring them to their high calling and perfect destiny in Christ. Kung meron bang gusto lumapit sa harapan kahit hindi ko tinawag, huwag po natin sayangin ito. Huwag na po natin tinan yung oras at daling. Huwag na po yan. Hindi na po mahalaga yan eh. Ang mahalaga po, pinumusmus tayo ng Diyos. Aanin mo ang maigling service na walang nangyari sa'yo. Kahit matagalan ka, pero alam mo, pinagpag ng Diyos ang damdamin mo. It's better. When Peter preached to many people, the Bible says, they were cut at the heart. The message pricked their hearts. Father, for your own.
as you give, as you gave wisdom and knowledge to Solomon. Give, Lord, your wisdom and knowledge sa Pastora Roan. Give her more your revelation that we may walk in your ways. Father, I pray, grant her, Lord, the good desires of her heart. Remove all the doubts and unbelief and all the discouragement, the depression of the enemy. But rather, I pray, release her, Lord, more to her high calling and perfect destiny in Christ. So, Father, for your own glory alone. I see the blood that was my sin.
ating magkaloob at patumingin tayo bukas po. Bukas, i-airin na yung ating television sa Gimba. Masisimula tayo ng Gimba, pero inaasahan natin hindi tayo magpagigimba lang na iikutin natin po ang Pilipinas po ang mundo. Amin po ba? Inaalas ko po sa inyo, bukas po magsisimula na tayo ng pag-airin ng TV sa parting Gimba. Amin po ba? So, hindi po radio TV po talaga. Sa papasokin natin yung mga cable stations pagkatapos makuha tayo ng national. Amin po ba? Nakikinig pa po ba tayo? So samahan po natin sa prayer fasting. No, bukas na po, i-airin na po yung programa ito ang sabi ng Panginoon sa parte po ng Gimba. So tuloy-tuloy na po yan ang Pilipinas hanggang sa national po. Amin po ba? Nakikinig pa po ba tayo? So ipanalangin natin ito, ipag-ayon natin ito, bukas na po yung airin natin Monday. I-airin na po siya, bukas na po yun. Nagaya po sinasabi sa atin ng Panginoon at sinasabi po sa inyo. Kaya sa oras na ito ay bigay pa tayo sa Panginoon na ikutin mo pa. Para ngayon po, hindi po nagsisinungaling, mabili po talaga ng aircon. Out of stock pagbalik namin. So merong aircon ngayon, iwata maliliit. Pero yung aircon na bibili natin ang pangalan Ariel. Pagbalik po namin, out of stock. Ngayon, pinakanpas ko po si Sister Yvonne sa internet. Hindi ko alam anong nangyari sa pagkakanpas mo. Kung meron po kayong alam na bibili, na mabibilan, na portable aircon, sabihin niyo po, baka naiinitan po kayo, mas lalo ako. Kasi naka-Amerikana ako, nakapang-helicopter ako. Kaya bibili po talaga, pero pagbalik po namin, out of stock. Out of stock po siya. Meron iwata, maliliit. Mukhang maliit yun eh. Pinakita namin, Ariel na Japan siya, Japan na mechanism. So siguro po, sa hilid kasi talaga ng panahon ngayon, out of stock siya. Pero iniwan ko po yung cell number natin para tawagan tayo ng manager sa lugar na iyon para kontakin tayo anytime. Pero out of stock siya. Hindi namin kayo dinaya. Talaga out of stock po. Ang pangalan po niya yung Ariel, Japan mechanism. Meron kayo ang maliligyan yung bata, ganun kalit eh. Mukhang hindi kakayanin tayo. Kaya baka meron po kayong alam, nakikinig pa po ba kayo? Magtulong-tulong po tayo, baka meron po kayong alam. I-search po ninyo sa internet, i-google nyo, etc., etc. So huwag na po yung FB, tigil tayo sa FB, walang mag-FB. Nakikinig pa po ba tayo? Walang mag-FB. Mag-FB na, wala talaga. Mag-evangelize tayo, amen? At sa darating na Sunday, ay marami tayong kaluluwa. Amen po ba? Si Apostle J.A. magtuturo sa atin sa Sunday. At tatakbo muna ako ng Gimba. Iikot muna eh. Tapos sa May 30, dugos yung sumama sa crusade, malaking kagalak at malaking himala, sumama po tayo. At kailangan lang natin sasakyan. Pag wala sasakyan, hindi makakasama. Kagaya nakaraan, at saka, ayun na nga. At saka bibigyan namin kayo ng instruction kung sasama kayo. Kung ano yung position ninyo, kung ano yung pwesto ninyo, dyan lang kayo. Wala kayong gagawin iba sapagkat may trabaho na may naka-assign dyan. Amen po ba? Ganun po yun. Amen! Praise God! So, sige, bigay ko kayo pastora roan yung floor. Tapos kumakainan na ho tayo. Kainan na ho tayo. Yan. Wapo. Sabi niya, hindi lang sila, ako rin, gagamitin ng Lord, din ang sabi niya. Nakagano siya, ako rin. Gagamitin ng Lord, sabi niya, ako rin. Oo, sabi niya. Tapos, dalawang sinasabi niya eh, sabi ko, guwapo. Sabi niya, ako rin, sabi niya. Kaya siya talaga bumayag eh, kaya siya magpatalo. Kaya niya talaga magpatalo talaga, sabi niya, ako rin, sabi niya. Sabi ng nakaputi, guwapo, sabi niya, ako rin. Sabi niya. Sabi naman nung nakagalot, agamitin ako ni Lord, anointed ako. Sabi niya, ako rin! Sabi niya. Talaga ang bigay ng bigay siya, ako rin! Sabi niya. Sige. So, kakain na sila, pastora. Kakain. Kain na kayo. Pagpapagpatapos yung kumain, pag hindi pa sapat sa inyo, balik pa po kayo, ha? Marami tayong pagkain. Maraming pansin. Sige, pag-pray muna natin ng pagkain bago
Salamat po, Panginoon, sa mga pagkain ito, Lord God. Mga biyaya, Panginoon, na siyang magpapalakas sa aming mga physical na katawan, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga naghanda, Panginoon, sa mga nag-prepare nito, Lord God, at maging sa mga nagbigay, Panginoon. Ayan mong pagpalain mo kaninang mga buhigit pa sa kaninang inaasahan. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakikiisa sa araw na ito, hayaan mo malubos ang kagalakan nila, Panginoon, at malubos ang kaligayahan nila sa kanilang mga buhay, Lord God. Sa kanilang pag-iisa sa pagdiriwang ng kaarawan na ito, Lord. Salamat po, Diyos, sa maraming maparangalan na lamang, Panginoon, ang pangalan mo sa lahat pa ng aming mga gagawin sa gabi ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At alam ko po na alam nating lahat na ngayon ay sineselebrate natin ang kaarawan ng lingkod ng Diyos, Ricardo Gigarillo. Although, nung Friday, ang kanyang tunay na kaarawan, May 16. Amen. At narito po tayo para ipagdiwang nga iyon, makiisa sa kanya at ibahagi, dikit sa lahat ang nais natin mga ibahagi pa sa kanya. At nung May 1, sa mga narito, alam ko na yung mga sinabi ko sa kanila ay nakatanim sa kanilang mga puso. Amen? Dahil pinagawa ko po sila, pinasulat ko po sila sa isang bond paper ng kanilang mga pangarap. Amen. At pinahati ko po yung papel na yon sa apat. Ang una nilang gagawin ay isulat na kanilang sarili o personal na pangarap. Walang pangarap, panalangin para sa kanilang sarili o yung mga nais nilang makamit sa kanilang buhay. At pangalawa, doon sa pangalawang box na yon ay isulat naman nila yung pangarap nila para sa kanilang pamilya. At pangatlo, pangarap nila para sa KOJF. Pang-apat, pangarap nila para sa lingkod ng Diyos. Amen? Bakit ko po yun pinagawa sa kanila? Kasi alam niyo po, nabasa ko sa unang hari, 17:7 pababa, o sabihin na natin hanggang sa 15 na talata, 7-15. 1 Kings 17:7-15. Ang kwento po na ito ay alam na alam natin dahil inutusan ng Lord si Propeta Elias na siya ay pumunta sa Sidon. Amen? Sa lupain ng Sidon, sa Serepta. At doon ay may inutusan ng Diyos upang pakainin si Propeta Elias. Naunawaan po natin? Kung nais niyo pong buksan ang inyong mga Biblia, buksan niyo po para maunawaan ninyo. At dito po, ang sabi ng Lord sa kanya, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. At sumunod naman po si Propeta Elias. At doon natagpuan niya ang isang babaeng widow, isang babaeng wala ng asawa, na namumulot ng panggatok, igagatok niya sa kanilang huling pagkain. Amen. At lumapit siya rito, ang sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng mainom? Nung susunod na ang babae iyon, isinunod ni Propeta Elias, bigyan mo rin ako ng kaunting makakain. Amen. Sinubok muna ni Propeta Elias ang babae ito kung siya ay susunod sa paghingi niya ng inumin. At sumunod doon, nung nakita niyang sumunod ang babae, sinunod niya yung salitang, bigyan mo rin ako ng kaunting makakain. At ang sagot ng babae sa kanya, alam po ng Diyos na wala na kaming kakainin. Ang huling aking lulutuin ay kakapiranggot na lang na harina at kapatak na langis. At ito na ang huling pagkain. Amen. So ngayon, makikita natin na mayroong kakulangan dun sa babae iyon. Pero naging masunurin si Propeta Elias na sinabi niya na huwag kang mag-alala, humayo ka. At gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Amen? Ang sabi ni Propeta Elias, dahil ang utos sa kanyang Diyos ay pumunta siya sa
sa Sarepta ng Sidon at may babae doon na magpapakain sa kanya. Ngunit, ito nga ay wala ng pagkain. Nasa last na lang yung kanilang kakainin. Dahil sa alam ni Propeta Elias na ang Diyos ang nagturo sa kanya na siya ay pumunta ron, sinabi niya sa babaeng yon na huwag siyang mag-alala. May pangako kasi ang Lord eh. Ano po yung sa pangako niya? Sa verse 14 po, sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapati papatakin ng may kapal. Amen? Yun po ang promise ng Lord, pangako ng Panginoon. Kaya naman ito ang ibinababa ng lingkod ng Diyos sa babaeng iyon. Dahil ang gusto ng lingkod ng Diyos ay pagpalain ng babae. Amen po. Maaari naman po, di ba, palapitin ng Panginoon ang lingkod ng Diyos sa mayaman. Ngunit bakit pinili ng Panginoon na doon sa babaeng balosap lumapit na kung sino pa yung wala nang makakain. Amen. Ganito po ang aking paliwanag sa aking mga kapatid na nakasama ko sila nung May 1. Ang pagtupad sa mga pangarap, o pagbuo sa mga pangarap ng ating mga sarili at ng ating pamilya ay napakaganda po. At yan po ay gusto ng Panginoon para sa atin. Pero ang revelation po sa akin ng Lord, unahin mong pangarapin ang para sa lingkod ng Diyos at para sa kayong JF. Amen? Kasi kapag inuna natin ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos at ng iglesia na pinamamahalaan niya, ibubuhos ng Panginoon sa atin ang pagpapala niya. Amen? Tayo ba yung babaeng balon na isang kain na lang ay mamamatay na? Kung tayo po yun, mas dapat natin gawin ito. Napakainin natin at ibigay ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Bakit pinalapit ng Diyos sa babaeng balon na yun ang lingkod ng Diyos? Kasi may nais pong gawin ng Panginoon sa buhay mismo ng babaeng iyon. Amen? Hindi po dahil kay Propeta Elias. O nandun na tayo para hindi magutom ang propeta. Pero mas gusto ng Diyos na pagpalain ng babae iyon sa pamamagitan ng pagsunod niya sa sinabi ni Propeta Elias. Kaya tayo po ay tinatawagan, tayo po ay narito sa KOJF para maging suporta, para maging isang napakalaking tulong sa lingkod ng Diyos at sa lahat ng ministeryo ng iglesyang ito. Amen po? Tayo po ay mga babaeng balo noong unang panahon. Ang ibig kong sabihin ay kapiranggot na harina na lamang mayroon tayo at kapatak na langis na lang ang mayroon tayo noon. Pero dahil sa tayo ay naging tapat sa Panginoon at patuloy nating nanimit yung needs ng lingkod ng Diyos at ng KOJF, pinagpala tayo ng Panginoon. Amen? Amen po? Kaya naniniwala po ako na ang verses na ito ay hindi panis. O ibig sabihin ay paulit-ulit na lang na ina-exhort. Kasi ang verses po na ito ay pagpapatunay na dapat na ang mga lingkod ng Diyos ay pinagpapala. Amen? Sabi po diba ng Galatians, ang mga natuturo daw ay dapat nabahaginan natin ng mga mabubuting bagay na mayroon tayo. Kaya kung ano yung mga mabubuting bagay na mayroon tayo, yun ang ibigay natin sa lingkod ng Diyos. Yun yung i-share natin sa Kanya. Higit sa lahat na ang dapat pagpalain ng ating mga buhay ay ang lingkod ng Diyos na kung sino ang nagturo sa atin kung papaano tayo yayaman. Amen? Kung papaano sasagana ang ating mga buhay. Kaya marapat lang na ibigay natin sa Kanya yung best mula dun sa mga best sa ating buhay. Pinakamainam mula sa mga pinakamainam na mayroon tayo.
Amen? At ito po yung pagkakataon. Sabi ko nga po sa Gimba, nung last time na nandun kami, pagkakataon ito na pagpalain natin siya. Dahil baka sa itong pagkakataon na hindi na natin magawa. Baka hindi na natin magawa. Pero alam niyo po ba na kapag ginawa natin pagpalain ang lingkod ng Diyos, patuloy natin siyang pagpapalain. Dahil hindi po papayag ang Lord na tumigil tayo sa pag-bless sa Kanya. Amen? Kung paano nag-bless po tayo sa mga turo at mga pangangaral ng lingkod ng Diyos, sa mga advices, sa mga magagandang salita na Kanyang sinasabi sa atin, pagpalain din po natin siya in return. Para naman, yung Kanyang ginagawa ay patuloy niya pang gawin sa marami. Amen? Parang nakikita ko kayo, kumakain lang kayo, hindi kayo nakikinig ah. Pero alam ko, nasa puso niyo ang aking mga sinabi. Alam niyo po kasi bakit ako nagsasabi ng ganito? Kasi po, alam niyo, sabi ko nga sa mga last na exhortations ko, hindi ako nangarap ng para sa sarili ko, pero binibigay ng Lord. Hindi ako nangarap ng para sa sarili ko dahil ang pinapangarap ko ay para sa iglesia at para sa lingkod ng Diyos. Pero ibinibigay ng Lord yung mga bagay na dapat meron ako. Amen? At yun ang gusto kong mangyari sa bawat isa sa atin. Na kapag inuna natin ang lingkod ng Diyos, alam ko po na ang Panginoon ay hindi bulag sa ating mga ginagawa. Ibibless po tayo ng patuloy ng Panginoon. At ang pag-bless po sa atin ng Lord ay yung mga bagay na hindi natin inaasahan. At nakakatuwa po ang Panginoon, gusto ko itong i-share sa inyo. Kasi nangarap ako ng isang bagay para sa lingkod ng Diyos. At patuloy ko itong pinapangarap. At alam niyo po, hindi ko alam kung bakit siya biglang napunta sa akin. Bigla akong nagkaroon. Gusto ko siyang i-share sa inyo na ano po eh, napakagaling ng Lord kasi yung mga pagtulong ko sa lingkod ng Diyos, yung pagsuporta ko sa Kanya, yung lahat ng bagay na ginagawa ko para sa iglesia ay hindi nawawalan ng kabuluhan. At natutuwa ako sa Panginoon at pinagpapasalamat ko sa Lord na yung mga prophecy ng lingkod ng Diyos para sa akin personal ay nagkaroon ng katuparan at nagkakaroon ng katuparan. Yung sinabi ng lingkod ng Diyos na magagandang bahay, amen, nagkaroon po siya ng katuparan. At nagkaroon po ako ng isang bahay na masasabi ko bigay ng Panginoon kasi very smooth yung kanyang transactions. At magkakaroon pa ako ng isang pangbahay. Amen? Amen po! Kasi pinapangarap ko na bigyan ang lingkod ng Diyos at gustong gusto ko. Nag-iisip ako ng mga kaparaanan kung paano ko yun magagawa. On my own way. Yung hindi ako aasa sa iba. Na tanging sa Lord lang ako hihingi ng tulong. Yun yung gusto kong gawin. At alam ko na ang Lord ay hindi po ako bibiguin. Dahil sa nagkaroon na ako, alam niyo po ba, na ako ay nagkaroon ng isang cellphone na hindi ko naman siya pinangarap. Pero, ang tingin ko ay kailangan kong meron ito. Hindi ko siya tinignan na isang luho. Dahil, naging malaking tulong sa akin yung cellphone na yun. Yung cellphone na yun, gustong gusto ko rin magkaroon ng lingkod ng Diyos. Na parang dun sa way na ginagawa ko ay hindi siya nagiging maayos. Pero yung sinasabi ko nga po sa inyo, na meron akong covenant sa Lord, kaya ko yung nakuha. Talagang may covenant po ako sa Lord. At nung para sa lingkod ng Diyos na yung inaayos ko, hindi ko siya nakuha sa paraan na yun. Pero dumating pa rin yung cellphone na yon para maibigay ko sa lingkod ng Diyos. Amen? Minsan tinitignan natin yung ibang paraan o ginagawa natin ang paraan natin pero hindi yun yung paraan ng Lord. At natuwa ako sa Panginoon kasi ibang way yung ginamit niya para magawa ko yun sa lingkod ng Diyos.
Amen? At alam ko, yung pagkakaroon ko ng bahay, na ngayon nagkaroon ako ng isang bahay at magkakaroon pa ako ng isang bahay, hindi ko siya hiningi sa Panginoon. At ayoko ng maraming bahay kasi ayoko ng maraming didinisin. Ayoko ng maraming gamit na bibilihin. Pero nakakatuwa ang Lord, binigay niya yun sa akin. At alam ko, sa way ng Lord, ibibigay niya rin ang para sa tingkod ng Diyos. Yeah, sa madaling salita, lagi siyang tinatanong. Wala kang bahay, wala kang bahay. Ngayon, may kondo na siya. Diretsahin na kasi natin. May sarili na siyang kondo ngayon at dadating na yung bago niyang kotse. Aliwanag mo ba? Kasi maikot pa, may naikihipa eh. Kaya lagi siyang tinatanong, wala kang bahay, wala kang bahay. Ngayon, pakisabi Sister Lisa sa mga nagkasabi wala siyang bahay, may kondo na siya ngayon. Ipagsabi sa lahat ng mga taga-batasan, Commonwealth, may kondo na po siya ngayon! At karating na sarili niyang kotse, pakisabi na po sa lahat. At diretsahin na natin. Opo, magkakaroon na akong sarili ng kotse kasi napakalaki ng aking garage na sa susunod na yung bahay na mapupunta sa akin. Kaya yun po ang pinapakita ng Lord sa bawat isa sa atin na hindi nawawala ng kabuluhan yung mga ginagawa natin. Hindi po nawawala ng kabuluhan yung mga ibinibigay natin para sa lingkod ng Diyos. Maging specific po tayo sa oras na ito dahil kanina binibina natin yung tithes and offerings natin, yung ating mga pagkakaloob sa mga maraming bagay. Pero maging specific po tayo ngayon para sa pagkakaloob, para sa lingkod ng Diyos. At alam ko po na hindi magiging maramot ang Panginoon sa atin kung hindi tayo magiging maramot para sa lingkod ng Diyos. Amen? At natutuwa ako sa Panginoon kasi alam ko na kayong lahat ay magbibigay. At katulad ng mga pangarap ko, mangangarap din kayo, hindi lamang para sa inyong sarili at para sa inyong pamilya, kundi para sa lingkod ng Diyos, sa kanyang pamilya at sa iglesia nito. Amen? Kaya magbigay po tayo sa lingkod ng Diyos. Baka hindi nyo naintindihan yun eh. Ibig sabihin, magbigay ka specific. Kasi yung pinapangarap mo para sa lingkod ng Diyos, minsan mas nauuna pa nga sa'yo eh, diba? Nakikinig pa ho ba tayo? So, pinangarapan niya ako ng isang cellphone, eh nakunan pa siya eh. Nung dumating yung pangalawang cellphone, binigay niya sa akin. O pinapangarapan niya ako ng kondo, eh naun siya, may sarili na siyang kondo ngayon eh. Kaya pinapagkaya ang ako na yung kasunod. Amin po ba? May sarili na, may kondo na siya, Ilay. May kondo na siya, Ate Chick, magtahan mo. Kaya nagsasabing taga-squatter siya, hindi na po siya taga-squatter, nakakondo na po siya. Amin po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Pero sa mga sagot, kain na lang kain. Talagang may kain mo. Pero gawin mo yung mga pangin na ito. Yan. Nakikinig pa po ba tayo? So huwag tayong mapigilan. Huwag din tayong iniisip na tayo ay pinipilit lamang. Sapagkat ang prayer ko nga, ay yung panalangin mo sa akin, mangyari sa iyo, pati sa iyong pamilya. Kaya nananalangin siya ng magandang cellphone sa akin. Inauna pa siya. Nang dumating na pangalawa, binigay niya sa akin. Nakikinig ko ba tayo? Nananalangin siya ng kondo para sa akin. Inauna pa siya, may kondo na siya. Itawa ko ho, marito. Yung laging nagsasabi sa kanya, squatter ka, squatter ka. Ngayon, puntahan, papuntahin sila sa kondo niya. Hindi ko ako nagbibiro. Kaya po yung pinapanalangin nyo para sa lingkod ng Diyos, nauna pa kayo eh. Amen? Kaya bigay nyo na dyan yung para sa lingkod ng Diyos kasi ipapanik sa inyo ng Diyos yan sobra-sobra pa. Amen? Kaya yung mga nakikinig at nanonood, mga kapatid rin sa ibang bansa, magpapigilan. Pakipos. Nais ko pong tumawag ng ilang mga kapatid natin para bumati sa lingkod ng Diyos. At pangunahan po tayo ni Ate Rebecca. Yan. Yan, Ate Rebecca. Pastor, magkaroon pa kayo ng maraming birthday.
birthday sa dalawang lipot ng Diyos. Dalangin ko lang sa Lord na hindi lang yung mga gusto nilang bagay sa buhay nila yung ibigay sa kanila ng Lord. Kasi kita-kita ka naman yan. Kumbaga, maliit pa lang ako, saks niya ako kung paano sila pinagpala ng Panginoon, kung paano yung paglago ng buhay nila, kung paano pati yung kingdom, binahagi nila yung, kung paano sila tumaas, sinama nila yung buong kingdom na umangat din para sa Panginoon. Yun. Nice ko lang na ilingin kay Lord na mas marami pang pagpapala tsaka mas marami pang supporter para sa kingdom tsaka kay Pastor. Yun, happy birthday. Hindi siya tumatanda eh. Tumanda na ako yun. Elementary, high school, college. Tapos, nagtatrabaho na ako ngayon. Pero yung tsura ni Pastor, hindi tumatanda. Ewan ko kung anong sikreto niya. Yan, kay Osip din, happy birthday. Hindi daw tumatanda. Nag-stay na kasi ito sa age na yun. Yan, tawagin ko po si Ate Jury para batiin ang lingkod ng Diyos. Yan, alam ko marami kang gustong ipagpasalamat sa lingkod ng Diyos. Kaya naman, sabihin mo lahat. Lahat ng magpapasalamat. Pastor, happy birthday. Maraming salamat sa Lord sa pagkayo mo bilang spiritual father namin. Maraming salamat sa mga pag-angat din namin. Alam namin ginamit kayo ng Lord. At sa pamilya din namin po na kung saan buong pamilya namin. Ako nga talaga ang pangarap ko sa Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. At salamat ng marami sapagkat ginamit po kayo ng Lord sa buhay namin. Maging sa pag-angat po ninyo, yun ang dalangin namin. Alam ko hindi lang ito, maraming-marami pa ang darating sa buhay ninyo. At saka mahabang-mahabang buhay pa ang ibibigay ni Lord. Maraming salamat po sa Panginoon. Praise God! Tawag ko po si Ate Christy, DG! Yan! Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Ate. Happy birthday po sa lingkod ng Diyos. Pastor, happy birthday po at saka maraming salamat sa lahat ng mga pag-unawa at pagpindi sa amin. Tapos ano, minsan mga pasaway din. Kaya ano, dalayin po ng puso namin na patuloy pa po kayong palakasin ng Lord. Alam naman po ng Lord na kami po ay nakikita niya po naman ang heart namin kung paano po kayo mahalin namin ang pamilya niyo po at ang KOJL. Tapos, ano, maraming salamat po. Dalangin ang heart namin na patuloy pa po kayong maraming anointing para maraming aluluwang madala pa sa paanan ni Kristo. Kasama niyo po kami doon sa pagdala po ng kaluluwa. Katunayan niyo po, talaga po sa ngayon, hindi po muna talaga ako iniwan ko po muna yung pag-itinda para po makasunod po sa kalooban ng Lord na magdala ng maraming kaluluwa. Kasi yun po talaga ang design ng puso ko na makapagdala ng maraming kaluluwa sa KOJ. Kaya Pastor, maraming salamat po sa pangunawa sa amin, sa pagmamahal sa amin. Alam naman po natin na wala po rito ang pamilya namin. Kayo po ang nakikita kong tumatayo na nalalapitan ko at nakikita ko po na nagkikita sa amin. Na alam na po kung may karamdaman, may sakit, nandiyan po ang tawag niyo sa amin. Kaya maraming salamat po. Talaga pong galing po sa puso namin, ng mga anak ko, ng asawa ko. Maraming salamat po at happy birthday po. Happy birthday po. Salamat sa Panginoon kasi totoo po, napakalaki ng utang namin sa lingkod ng Diyos. Siya po yung patuloy na nagtuturo sa amin para mamuhay
ng wasto. At ganun talaga, minsan mahirap talaga na lumakad sa diretsyo-diretsyo. Minsan nagkakamali. Pero salamat sa Lord kasi totoo eh. Totoo yung puso niya na nagmamahal. Kaya pagpalain ka ng Panginoon sa iyong health, palakasin ka ng palakasin ng Panginoon upang malayong-malayo pa ang marating ng iglesyang ito, ng ministeryong ito. At dalayin mo nga na pagpalain pa, i-finance pa ng mga taga-kingdom ang lahat ng pangangailangan sa paghayo. Nandito lang po ang isang pamilya, ang Marfito family na kasama po, nakikiisa sa anumang layo ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa Lord. Happy birthday po, Pastor. Praise God! Sige, tawagin po natin si Ate Tonet. Tara, Ate Tonet. Patiin mo po ang lingkod ng Diyos. Patuloy niyang ginagamit na nagtiyaga sa atin upang tayo ay maituwid at madala tayo sa perfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon na siya ay paglingkuran habang tayo nabubuhay hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At wala pong words na sapat na bigay, kundi lahat ng bagay ay ibigay na sa Kanya. At salamat sa Panginoon dahil patuloy siyang malakas at patuloy na ang presensya ng Panginoon ay sumasama sa Kanya. Kaya samahan natin siya hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at iyang pagpapalain po tayo. At alam niyo ang prayer, may prayer din po ako kay Pastor. Sabi ko, Lord, bigyan mo si Pastor Ricky ng kotse. Kaya dalawa yung kotse, isa sa kanya, isa sa akin. Kaya ako rin pa, Panginoon, kaya po ng Lord. Yan. Ikaw, ano naman ang hihingin mo para sa lingkod ng Diyos? Humingi ka lang para sa sarili mo. Ang sabi po ng Lord kasi, grab all you can for yourself, for your family, for the needs of the church, and also for the needs of the man of God. Kaya kung hihingi ka lang para sa sarili mo, humingi ka rin lang para sa lingkod ng Diyos. Amen? Maliwanag po yun, di ba? Yun ang sinasabi ng Lord sa ating lahat. Kaya kung mahihingi tayo para sa sarili natin, magagandang bagay, hingin din po natin ito para sa lingkod ng Diyos. Sino ba po ang gustong bumati? Sino ba po? Wala po ba? Ako gusto ko lang magpasalamat kasi nasa ganitong kalagayan ako dahil sa lingkod ng Diyos. At nagpapasalamat ako kasi mayroong pagtutsaga, mayroong sasabi, yung pagtuturo na talagang matututunan mo ang maraming bagay. Sa Kanya ko yun narinig, sa Kanya ko yun nakita. Mga bagay na itinuturo niya na siyang ginawa niya rin. Kaya natutuwa ako sa lingkod ng Diyos as a good example, naging maayos, naging maganda ang buhay ko para makapaglingkod din naman sa Panginoon katulad ng ginagawa niya. Amen. Salamat sa Panginoon kasi naging, katulad ng sabi ni Ate Christy, kasi ganun yun yung ano niya eh, wala yung papa nila dito. Sa mga anak ko, naging naramdaman ko rin na ganun ang treatment niya, ang yung care, yung pag-aasikaso. At nakakatuwa ang Lord sa buhay niya kasi lahat ng bagay na yun ay nagagampanan niya. Amen? Kaya ang prayer ko para sa Kanya, mas maganda pang kalusugan, mas maayos na physical na pangkatawan, yung good memory, most especially good heart, at yung mga malalakas na mga legs para makahayo pa sa mas maraming lugar. Amen? Kasi alam naman po natin, di ba, pag as we age, meron ng mga, ano, meron ng
Amen? Kaya ang prayer ko talaga sa Lord, mas marami pang, mas malakas pang pangangatawan, mas magandang kalusugan, malakas na mga, ang tawag dito, mga